Sinamantala naman ang ilang nagbabakasyon sa Baguio City ang pagkakataon para bumisita sa Our Lady of Lourdes Grotto. At 300 baitang manang hagdan doon, pinagtiyagaan itong akyatin maging ng mga may edad at may kapansanan para sa ipinagdarasal nilang milagro. Live mula sa Baguio City, may report si Oscar Oida. Oscar? Yes, Pia, nagsimula na ngang mamanata ang mga bakasyonista dito sa may Baguio City, no? Yung ilan, may mga panalangin ng Himala. Yung iba naman, masaya nang mabigyan ng pagkakataong makapagpasalamat. Samot-saring mukha ng pananampalataya at pag-asa ang nasaksiyan naming pumanik-panaog sa halos 300 baitang hagdan ng Our Lady of Lourdes Grotto sa Mirador Hills kanina. May taintim na nagdasal, meron ding nagtirik pa ng kandila. Yung iba, nag-Station of the Cross. Para kay Lola Josefa, pasasalamat ito sa kanyang 89 na kaarawan. Salamat po, mahal na Birhen. Nakarating kami dito. Pahabain mo pa man ang buhay ko. Iningal ba kayo? Opo, pag-akyat pa ba? Iningal akong kaunti. Kaunti lang? Kaunti lang. Oo, ako mahiningal lang madami. Dagdag ni Lola Josefa, humuhugot siya ng lakas sa kanyang 15 anyos na apo na si Ira na sa kabila ng kapansanan, nagawang maakyat ang grotto. Ipinanganak si Ira na normal, pero hindi raw tuluyang na-develop ang kanyang mga binti. Kahit po gento ako, nagagawa ko pa din po yung ibang bagay na nagagawa na ibang bata. Nananalangin naman ang mga magulang at lola ng 4 taong gulang na si Veronica Bukad. Matapos daw matapa si Veronica, 5 buwan na ang nakakaraan, hindi na raw muling nakalakad. Sana po magmilagro po at bigyan lang po ng kwan yung apo ko para makalakad. Matag na pong nagkasakit eh. May 5 buwan na. Ano po ba ang sakit? Bigla na lang pong hindi nakalakad. Wala, marami na po kami pinuntan pero wala. Bukas, mas marami ang inaasahang aakyat sa grotto para manalangin. Nagbabala naman ang otoridad laban sa mga sumasabay sa paggawa ng milagro. Pinaka-common na modus operandi ng mga yan, nandidistract ng attention mo, either na babanggain ka o kay ipitin ka, habang yung isa naman, dinudukutan ka or ini-slash yung bulsa mo o kaya bag mo. So mostly, hindi nag-iisa yan. Samantala, Pia, ayon pa rin sa Baguio PNP, makakaasa raw ang publiko na mas lalo pang makikita ang mga nagpapatrolyang pulis bukas. No? Nandyan din yung mga nakantaba yung kanilang mga helpdesk para maaring lapitan ng mga turistang mga kailangan ng kanilang tulong. Pia? Oscar, so dun sa halimbawa dun sa grotto, meron mga medic na naka-standby nga dahil syempre yung iba dun sa mga umaakyat may edad na, yung iba may kapansanan din at baka lalo pang dumami yung mga daragsa sa mga susunod na araw. Tama yan, Pia. Nakaantabay sila dyan, may mga maaring tumugon sa kanilang mga pangangailangang medikal, maging sa mga pangangailangang seguridad. Pero paalala pa rin ng dagdag na paalala ng PNP, no? Sa mga dadagsa, sa mga matataong lugar, itong mga dasalan, itong grotto, maging yung mga pasyalan sa Baguio, iwasan na raw yung pagdadala ng mga maalagang bagay, no? Yung mga alahas, yung mga mahaling mga relo, yung mga bagay na maaring targetin ng mga magsasamantala, no? Huwag daw natin bigyan ng oportunidad itong mga ito na makapambiktima. So, hanggang maaari, mag-bis ng simple at huwag nga magdala ng mga mamahaling bagay. Pia? Oscar, yung traffic naman sa loob ng mismong Baguio City, matindi na ba? Kasi alam naman natin, masisikip rin yung mga daan dyan, lalo na kung halimbawa doon sa paligid ng mga simbahan. Yes, tama yan, Pia. Nung linggo pa lamang, nung dumating tayo dito, napansin natin yan na medyo nagsisimula ng bumagal yung dali ng trapiko. At habang papalapit na papalapit, itong Monday-Thursday, pabigat ng dali ng trapiko. Sa mga sandaling ito, medyo late na in the evening, pero nakikita natin, medyo busy pa rin yung mga kalsada. No? Bagamat medyo malayo na to sa sitwasyon kanina, pero sa maghapon ay nakaranas tayo ng pagbagal sa dali ng trapiko. Na ayon pa rin sa Baguio PNP, ay tinutugon na naman nila at ginagawa nila ng paraan para kahit papano, mabagal man, ay tuloy-tuloy ang dali ng traffic. Expected na raw ito, Pia,
dahil talaga namang inaasahan ang pagdagsa dito ng mga bakasyonista, lalong-lalo na sa Monday-Thursday, Pia. Maraming salamat, Oscar Oida.